Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa ating live na Worldwide Bible Exposition. Ito po ang ating pong pagsasayang papawid ng pagsagot ng kapatid na Eli Soriano sa iba't ibang mga katanungan may kinalaman sa pananampalataya. Ang kapayapaan ng Diyos Ama at ating Panginoong Jesucristo ang manatili sa atin. Kasama po na ating mga kapatid sa Church of God International, muli tayo nagpapasalamat sa Diyos sa isa pang mabuting pagkakataong mayroon tayo upang muli po tayong makapagsagawa ng ang dating daan, Worldwide Bible Exposition. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi. Saan man kayo naroon, mga kababayan, salamat po sa Diyos. Mayroong ganito pa tayong mga pagkakataon kasi sa ayaw natin, sa gusto, dadating ang araw, wala na tayong pagkakataon. Yun po ang nasa 6 G's ng Galacia. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Yung salita pong samantalang tayo'y may pagkakataon, o samantalang tayo may opportunity o may chance, ang ibig sabihin po, hindi sa lahat ng panahon meron tayong opportunity, meron tayong chance. Mauubos po yan. Nasa pasyon din yan eh. Sabi nung pasyon, samantalang maaga, may oras pa. Samantalang may oras pa, ay maglaan kang maaga. Kung gumabit, dumilim na, ay lalong mahihirap ka. Yan. Kaya yung pasyon kinopya yun sa Biblia, yung ibang bahagi. Yung bahagi na yan natsyempuhan ni Padre Mariano Pilapil, tamang-tama na samantalang may oras pa ang wika, maglaan ka ng maaga. Kung gumabit, dumilim na, ay lalong maghihirap ka. Gumaway nga pa. At doon sa isang party pa rin, kaya hanggang buhay ka pa, ikaw ay magsamantala. Magtipon at maghanda ka, mga gawang magaganda nang may datnin kang ginhawa. Ayun, may ginhawa eh. Pagka ikaw ay maagang naghahanda, sabi ng mga Tagalog, merong pag may tiyaga, may nilaga, naalala ko. Anong araw katkawi ka, anong matatanda? Kasi ang inilalaga karaniwan, baboy, baka, makarni, kaugalian sa atin yan, yung nilalaga yung karne, baka, baboy. Pagka ikaw may tiyaga, may nilaga. Naalala ko nung araw, para makakain ka ng nilaga, intayin mo Linggo, kaya Sabado, yung walang pasok sa school. Maglalaga ang nanay ko, o kaya magsisigang. Kung araw, ganun, sislos eh.
Opo, Brother Eli. Minsan-minsan lang po yung gano'n. Oo, minsan-minsan lang. Eh, dito sa amin eh. Araw-araw nilaga. Kasi, alam mo ba si Slus dito, mahal ang isda. Ah, ganun po. Dito ganun mahal po. Ang isda, oh. Yung salmon dito, umapatak 2,000 piso ang isang kilo. Mahal. Diyan sa Pinas. Eh, biro mo, eh, kaysa magsalmon ka, magmamano ka na lang. Alam mo kung bakit? Bakit po? Ang manok, 60 pesos lang isang kilo. Sa Pilipinas, 185 ang isang kilo. 200 kuminsan. Dito, 60, 65, 70 ang isang kilo ng manok. Kaya dito, mas madalas yung nilaga namin kasi mas mura yun. Ang Brazil, ang pinakamaraming baka sa buong mundo. Ba't ba tayo napunta dyan? Ang sabi ko lang sa mga kababayan natin na mayroon tayo pang pagkakataon, mag-umpisa na tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi doon sa Cebuano, busa, samtang kita may higayon, magbuhat kita niadtong maayo alang sa tanang mga tao. Ug ilabi na alang niadtong mga kauban nato sa pagtuo. Inya pinagpangkingke katamong mayap a panahon, daptan tamoing mayap karing sablang tao, lalo na karetang katubalenaning kasalpantayanan. Itakastangarud, no maaddaan tayo tigundayaw, arami din tayo tinaimbag kadagiti amin at tattao, et nang runa kadagiti kabalay ti pamati. Kaya mantang igwa kita nin panahon, gumibo kita nin karahayan, tagabos na tao. As in, urog na sa mga nasa kapag-arakian sa pagtubod, o sa pag... Gani niyan, may kahigayonan kita, magbuhat kita sang maayo ayon sa tanang na tao, paglabi na gid sa mga tagapanimalay sang pagtuo. Yan. Kailangan habang may panahon pa, mga kapatid. Kasi merong dadating na panahon, wala ka ng panahon, wala ka ng chance. Eh, salamat sa Diyos, isa pang chance uli ang binigay sa atin para tayo makapag-aral, makapagsuri. Alam ko maraming nagsusuri. Alam ko rin maraming nag-aabang na para manira, i-upload ito sa kanilang mga ano, pati yung nga hindi natin mga nakalagay na not intended for broadcast para sa kapatiran, kinukuha ng mga tik-tik para ipanira sa atin. Okay lang. Bahala kayong managot. Tingnan natin. Pag dinimanda kami ng libel, kayo mananagot. Hindi naman kami nag-upload niyan. Ano? Yan. Ngayon, para tayo po ay lalong matuto ng kalooban ng Diyos. Umpisa na nga tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. At unahin muna natin po ang Australia. Si kapatid na Geoffrey Agbayani kasama na ating mga panauhin. Tuloy po kayo dyan sa Australia, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Magandang araw po, kapatid na Eli. Mula po dito sa Mackay, Australia, kasama po natin ang ating bisita, si Sister Amy Bautista, isang Katoliko. Narito po siya sa kanyang katanungan, kapatid na Eli. Magandang gabi po, Brother Eli. Isa po akong Katoliko. Since po na maani po yung asawa ko at nabautismuhan, sumama-sama na rin po ako sa kanya sa pagtitipon at sa mga napapakinggan ko po,
eh, mayroon na rin po akong na-apply sa sarili ko. At mula po noon, last year, hindi na rin po ako napunta sa simbahan namin. At yun nga po, sumasama po ako sa asawa ko sa kanilang pagtitipon. Ang katanungan ko po, Brother Eli, is nagkakasala po ba ako sa Diyos sa hindi ko pagpunta sa simbahang Katoliko? Maraming salamat po. Salamat din, kapatid. Isang sagot na prangka. Pag pumunta ka sa simbahang Katoliko, mas nagkakasala ka. Kasi sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Bawal lang Diyos yun eh. Lumuhod ka sa mga ginawa ng kamay ng tao. Bawal yun eh. Kahit ano pang sabihin ni Cardinal Tagle, ni Papa Juan Francisco, ni Francisco, hindi kahit sino pa yung mga defensor Katoliko diyan sa St. Peter's Man Society, niloloko na lang yung sarili nyo pagka hindi nyo inamin na lumuluhod talaga kayo sa ginawa ng kamay. Bawal ng Diyos yan. Nasa Eksodo, Kapitulo 20, isa sa mga kautusan ng Diyos, pangalawang utos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Pangalawang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Thou shalt not have any other gods before me. Ayan. Ang pangalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Ano ba yung ribulto ni Maria? Di ba larawang inanyuan yun? Ano pa ba naman ang huwag nyo nang lukohin ang sarili nyo, mga Katoliko? Talagang pagsambayan sa ginawa ng kamay, pagsambayan sa mga Diyos-Diyosan, pag lumuhod ka na kay Mariang Bato at kay Mariang Kahoy at kay Jose na plastic. Eh kasi gawa sa plastic, gawa sa kahoy, gawa sa bato, gawa kung saan-saan. Eh bawal nga ng Diyos luguran yan eh. Huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan. Kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Yumukod nga lang bawal eh. Eh paglingkuran mo pa, pasanin mo, kandilaan mo, lagyan mo ng bulaklak araw-araw, tapos luhuran mo, tsaka ka manalangin. Eh, hindi nyo ba matanggap yan, totoo na yan? Nasa Biblia yan, bawal ng Diyos yan eh. 17:29 ng gawa. Pakinggan nyo po. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Liwaliwanag, ano pa ang paliwanag kailangan mo dyan? Kung naghahanap ka ng totoo, why risk your salvation? Because of a popular religion claiming to be true Christianity, where in fact they are pagans. Pagans. Catholicism is paganism. Kahit sa harap ng Papa sa Roma, sasabihin ko. At lahat nung tumututol, diskusyon tayo. Wala lang patayan. Dala na kasi ako sa diskusyon, may patayan eh. Kuntik na ako napatay sa bakulor ng mga iglesia ni Manalo eh. Pero, kung halimbawa, diskusyon lang na honest to goodness, no? Eh, Biblia ang gagamitin. Sinong pare at arsobispo ng Katoliko magsasabi sa akin na hindi kayo lumuluhod sa ginawa ng kamay? Sabi ng Biblia, huwag niyong luluhuran sila. Eh, lumuluhod ka nga eh. Nilalagyan mo pa nga ng bulaklak at ng kandila. Ano pa bang paliwanag ang gusto niyo? Nasa Biblia, hindi natin marapat isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng katalinuhan at kabihasnan ng mga tao.
Mga kapatid, sapat itong salitang ito para maintindihan nyo, ang pagluhod kay Mariam Bato ay mali, ayaw ng Diyos. Kay Pedrong Kahoy, mali, ayaw ng Diyos niyan. Bawal nga gumawa eh. Pasabihin naman ng mga pare, eh ba't eh kasi Moises, gumawa ng retrato ng kerubin. Eh niluhuran ba ni Moises? Ginawa yon at ipinagawa ng Diyos parang dekorasyon noong kabanantipan. Hindi nila niluluhuran yon. Hindi nila nilalagyan ng kandila yon. Ano ka? At saka hindi sila nananalangin doon. Nananalangin sila sa Diyos, hindi doon. Para sabihin mo, eh ba't eh kasi, eh teka muna. Mag-usap tayo strictly by the letters of the law. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Sabi sa mga lingkod niya. Eh, pinagawa ka si Moises. Si Moises yun, hindi ikaw, gago. Sabi, pati sasali mo sarili mo. Pinagawa si Moises, ano ang pinagawa kay Moises? Dalawang larawan ng kerubin para yung pinakaibabaw nung kabanantipan. Ang ibig sabihin nun, inilalarawan ng Diyos kay Moises kung gaano kahalaga yung kabanantipan. Mayroong dalawang kerubin na parang kumbaga nagbabantay dun sa tipan yung dalawang tapyas na bato. At yun, bawal hipuin. No? Bawal hipuin yun eh. Pag hinipo, mamatay ka eh. Ito naman Katoliko yung gumawa ng retrato ni Maria, hipo ng hipo, halik ng halik. Halik ng halik eh, Jose. Halik ng halik kung kanikanino. Mag-isip nga kayo, mga kababayang Katoliko, pati itong mga pare, maawa kayo sa inaakay nyo. Pinaglululukon nyo habang panahon, mga pare kayo. Naku, eh, sana kung may Pilipinong Katolikong kardinal, pangalawa sa Papa yun, yan, makikipag-diskusyon. Eh, pag hindi ko napatunayang bawal yan, eh, putulan nyo ako lalamunan. Eh, tinan nyo ginagawa. Hihipuin pa eh. Ahalikan pa. Upunasang panampanyo. Eh, gawa ng kamay ng tao yan. Bawal ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya, pag sumamba ka, nagsimba ka sa simbahang Katoliko, tiyak na tiyak, pagpunta pa lang doon, kasalanan na gagawin mo. Eh, kasi, luluhod ka doon sa Diyos-Diyosan eh, mga kapatid. Huwag kang magagalit. Dinidiretsa lang kita. Panahon na para ang Pilipino, huwag naman tayong paloko ng harapan. Bawal ng Diyos yan eh. Kasuklam-suklam sa Diyos yan. Luluhod ka, hihipo ka, sasalitin mo, hahalikan mo yung kahoy at saka yung bato. Basahin natin ang Jeremias. Kapitulo 2, verse, hindi yan. Kapitulo 4 ba yun? Nakiap. Verse 9 ng Jeremias. Kaya sa kanyang kahiyahiyang kahalayan ay dinungisan niya ang lupain at nakiapid sa bato at sa kahoy. No, nasa Bibliang Katoliko yan. In fact, Bibliang Katoliko yan eh. Sa kanyang kahiyahiyang kahalayan, dinungisan niyang lupain, nakiapid sa bato at sa kahoy. Yun mong pakikiapid yan, antindi mo? No? Bato at kahoy, nakiapid ka. Sige mo, yakapin mo ba naman yung bato at kahoy? Tapos sasabihin mo, ah, ito ikaw, hindi ito niyayakap ko. Patungkol ikaw sa Diyos ito. Sige nga, puntahan natin yung katwiran mo na patungkol sa Diyos yan. Yung asawa mo, lalaki ka, yung asawa mo, babae, papayag kang yapusin ng ibang lalaki tapos sabihin, dear, huwag kang magseselos, ha, patungkol to sa'yo. Pwede ba yon? Ngayong gabi, ang kasiping ko si kumpare, pero huwag kang magseselos dahil patungkol sa'yo ang lahat ng gagawin ko. Gago! Sinong matinun lalaki ang maniniwala at papayag nun? Alam nyo, ba't ko sinasabi yon, mga Katoliko? Basahin natin ang 5-9 ng Deuteronomio. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos.
yun. Hindi patay Malaysia yun. Na nakikiapid ka na sa kahoy at sa bato, okay lang sa kanya. Yung Diyos ng Katoliko, walang ano yun, walang pakiramdam. Pero yung Diyos ng Biblia, thou shalt not bow down thyself unto them, nor let them. For I, the Lord thy God, am a jealous God. Ano pa gusto nyo? Nakitang Diyos, nagseselos siya, sukat na siya lumikha sa'yo, tapos gumawa ng larawan at yun ang niluhuran mo. Imbis na yung gumawa sa'yo ang niluhuran mo yung ginawa mo. Di ba malaking kagaguhan yon? 1:25 ng Roma. Pakinggan nyo. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Tamo, they changed the truth of God into a lie and worshiped and served the creature more than the creator who is blessed forever. Amen. Sabi sa Kastila, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amen. Hindi ba mamaliwanag sa inyo yan, ano? Katarantaduhan yan na ipagtanggol nyo pa yung pagluhod dyan sa mga kahoy, bato, plastic, styrofoam, kung ano-anong materyales. At saka yung, yung ginagawang barko, meron ganun eh. Fiberglass. May mga diyus-diyusan ngayon, fiberglass na. Luluhuran mo yan. Makonsyensya ka. Bawal ng Diyos yan. Nasa banal na kasulatan. Nasa Bibliang Katoliko. Anumang larawang inanyuan. Kawangis ng anumang anyo sa langit. Asan ba si Kristo? Asa langit? O sa lupa? O sa tubig sa ilalim ng lupa? Huwag kang gagawa ng mga larawang ganyan. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Ang sabi sa Bisaya, ha? Dili mo yukbo ang imong kaugalingon kanila, ni magalagad kanila. Kay ako ang Ginoo nga imong Diyos, mao ang Diyos nga abughuan. Diyos nga abughuan. Diyos kong mapangalalo, sabi sa Kapampangan. Diyos kong mapangalalo. Sabi sa Ilocano, tasyak ni Apo, Diyos mo, manangimonak a Diyos. Nagseselos ang Diyos eh. Nasa pasyon din yan. Baka hindi kayo, eh kaya itong Katoliko, mag-aral lang kayo. Hindi kayo maluloko ng mga pari nyo eh. Ma? Sabi ng pasyon, dapat na maghinanakit sa'yo ang poong marikit, ginto't pilak, yamang munti. Sa'yo'y di pinagkait, kay Baal mo pinagsulit. Naghihinanakit ang Diyos, nagseselos. Binigyan ka ng ginto, binigyan ka ng pilak, binigyan ka ng yaman. Tapos kay Baal sa Diyos-Diyusan. Si Baal po, isang Diyos-Diyusang bato sa Kanaan. Sabi, kay Baal mo, ipinagsusulit. Isipin mo, parang ganito. Yung asawa mo nag-abroad, nagpadala ng pera sa Pinas. Bumili ka ng kama. Tapos yung kama mo na binili mo sa pinagpagura ng asawa mo sa abroad, ibang lalaki siniping mo sa'yo. Ako man, baka pag nakita ko kayo, bombayin ko kayo eh. No? Pakatapos ngayon, pakakatwiranan pa nitong mga gagong pare. Hindi rin sila sumasamba. Lumuluhod ka nga eh. Ano ba tawag mo ron? Hindi ka... Ito ay kasi Soriano, malisyoso. Hindi namin sinasamba, ginagalang lang namin. Eh, nakausap ko yung pari sa Guagua. Ah, ganun ba? Eh, ginagalang mo, eto, tanong ko sa'yo.
Yung magulang mo, ginagalang mo. Oo, kaya nga, ikaw, nilalagay ko yung retrato ng nanay ko dun sa sala o sa kwarto ko. O, di, ginagalang mo. Okay, tama yon, galang ang magulang. Pati retrato, ginagalang mo na. O, sige, okay ako dyan. Tanong ko sa'yo, yung retrato ng nanay mo, nilalagay mo bulaklak. Naglalagay ka ng kandila. Lumuluhod ka sa retrato ng nanay mo, tsaka ka nananalangin at nagkukuros-kuros. Yun ba ang paggalang? Sobra na yun eh. Pagsamba na nga yun eh. Yung pagluhod, pagsamba yun. Ginagalang mo lang, di mo naman nilalagyan ng kandila, retrato ng tatay mo eh. Lalagyan mo, sampagita, araw-araw, pisong sampagita, tapos eh kandila, dalawa. Hmm. Tapos eh, luluhod ka at mananalangin ka. Nananalangin ka ba sa retrato ng tatay mo? Yung mga palusot ninyo, katarantaduhan niyang palusot na yan. Hindi raw nila. Eh, tinumwa, oh, lalapit ka lang dun sa kahoy na yun na nakalagay sa harap, eh. Maglalakad ka pa ng paluhod. Pati nanay ko, nabiktima nitong mga ito, eh. Nung araw, nanay ko, diboto sa baklaran, eh. Kaya alam ko, pinapakita sa akin na nanay ko yung tuhod niya. May kalyo tuhod na nanay ko. Tuwing Miyerkules, naglalakad siya mula sa pagpasok dun sa patio ng simbahan, ha? Hindi pa sa loob, doon sa patio, maglalakad na siya ng paluhod papunta sa altar. Ganon ka kamanang na katoliko nanay ko. Pero para sabihin niyo sa akin, hindi pa yan act of worship. Worship nga yan eh. Sinasamba niyo nga, bawal lang Diyos yan. Huwag mong yuyukuran, yumukod ka pa lang, bawal na eh. Ang totoo, gumawa ka pa lang, bawal na nga eh. Sasabihin mo, eh, ba't eh, kasi Moises, pinagawa yon, hindi para sambahin. Eh, ikaw, sinabihan ka ba? Gumawa ka rin dahil gumawa si Moises eh. Walang ganyan sa Biblia. O, tabi sa 5:8 ng Deuteronomio, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Gumawa, bawal nga eh. Tapos, sa 9, huwag mong yuyukuran sila, huwag ka magpapatira pa, huwag ka luluhod. Thou shalt not bow down thyself unto them. Bawal po yan, mga kapatid. Kaya, kapatid na ni Ami, ang tanong niya, nagkakasala ba raw siya pagka tumigil siya sa pagsisimba sa Katoliko? It is for your betterment. Sa ikabubuti mo na humiwalay ka na sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Miwalay ka na doon. Kasi, dalawa naman lang ang, you have to take the stand. Dalawa lang yan eh. It's either naniniwala ka sa Diyos o hindi. Pag naniniwala ka sa Diyos, hindi ka luluhod sa Diyos-Diyosan. Parang yung sinabi ni Presidente Bush. Dalawa lang naman ang ibig sabihin yan eh. Kung naniniwala ka sa Diyos, di ka luluhod sa mga ginawa ng kamay. Pag lumuhod ka sa ginawa ng kamay, hindi ka naniniwala sa Diyos. Pakinggan nyo si President Bush ng Amerika. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. You're either with us or you're with the enemy. That's clear. I will continue to make that clear. Tanyo? Ano ka ba? Amerikano ka ba? Sa panig ka ba ng gobyerno? O papanig ka sa ISIS? Ah? Yung mga ISIS na pinapatay ang mga Kristiyano. Papanig ka ba sa kanila? It's either you are with us or you are against us. Ang sabi ni Presidente Bush. Totoo yun eh. Totoo yun. Sabi ni Kristo kasi ganun din eh. Ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Sabi ng Panginoong Jesus. Eh pag ang ginagawa mo, kalaban ng sinasabi ni Kristo, you're an enemy of Christ. You're an anti-Christ. 9:40 ng Marcos, kapatid na Daniel. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Ang hindi laban kay Kristo, kasama ni Kristo. Eh, paano kang kasama ni Kristo? Yan, nakaluhod ka sa Diyos-Diyosan. Nakaluhod ka sa simento, kahoy, bato.
Oh, yan. Yan naman, kapatid. Kaya pag nagsisimba ka sa Katoliko, tiyak na tiyak pinagkakasala ka ng pari mo. Pinapaluhod ka eh. O, ang totoo nga sa doktrina Katolika, pagkagising mo pa lang, pinapagawa ka na ng kasalanan eh. O eto, tutulan nyo mga pare, kung may nakikinig na pare. Bagay, wala naman kayong pakialam sa Biblia. At wala rin kayong pakialam sa inyong mga miyembro eh. Eto ang sabi ng katisismong Katoliko na ginawa ni Luis de Amisquita, paring Katoliko. Basahin natin, kapatid na Daniel. Sabi niya po, sa pagbabangon, pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Kita nyo, pagbangon mo palang sa banig, pinagkakasala ka ng mga pare. Lumuhod ka na agad sa isang krus o sa isang banal na larawan. Bawal nga lumuhod dyan eh. Bawal yan, kahit ano pang pangangatwiran ang gawin nyo. Sasagupain ko lahat ng katwiran ng mga leader Katoliko. Kagaya lang ginawa ko sa St. Peter's Man Society. Diba? Kaya nga galit sa akin yung group na yan eh. Kung ano-anong paninira sinasabi. Hindi sila kasi maka-abante doon kay Manolo Pabis eh. Meron kaming programa sa DCWP. Doon sa GMA 7 nung araw. Manolo and his genius family. Yung genius doon, ang kahulugan noon, God's eternal news in universal salvation. Parang kinoin word niya, lumabas, genius. God's eternal news in universal salvation. Genius. Eh, iba-ibang pastorado, Iglesia ni Manalo, mga ano ng pare, mga St. Peter Society, mga depensor ni Manalo, depensor ng Katoliko, etc., etc. Sa loob ng halos 20 taon ko ron, 20 taon ba? Hindi ko na natatandaan. Ayan ang mga kasamahan ko. Meron diyan Katoliko, Sabadista, Saksi ni Jehovah, kung sino-sino. May Bahay Faith. May kung ano-ano. Diyan ko napagkikita lahat ng religion eh. Lahat ng pastor. Pati yung mga abroad na kakarating. Alam ko na lahat ang doktrina ng mga relihiyon eh. Para ako eh. Ako naman open eh. Open naman ako sa lahat eh. Hindi naman ako nagyayabang ng yayabang-yabang lang. Pag sinabi ko sa inyo, bawal sa Biblia at babasahin ko talaga. Bawal yan. Kapatid na Ami, mag-ingat ka nang bumalik doon. Utos ng Diyos yun, lumabas ka nga ron eh. E di nakakatupad ka sa utos ng Diyos. Humiwalay kayo sa Diyos-Diyusan, sabi ng Diyos. Magsialis kayo sa kanila. Basahin natin ang ikalawang Korinto 6:16. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. O kapatid, utos ng Diyos yan eh. Umalis ka sa Diyos-Diyusan, sa mga ginawa ng kamay ng tao. Sabi ng Diyos, anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Meron ba? Wala. Sapagkat tayo, yung mga Kristiyano, tayo'y templo ng Diyos, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila. I will dwell with them. I will walk in them. I shall be their God. And they shall be my people. Ang sabi, wherefore, come out from among them. Umalis kayo sa Diyos-Diyusan. Mga kababayan Pilipino, umalis tayo sa Diyos-Diyusan. Layuan ninyo ang mga Diyos-Diyusan. Utos yan ng Biblia. Yung ginawa ng kamay. Alam niyo yung Diyos-Diyusan? Sinasabi naman sa Biblia kung ano yung Diyos-Diyusan eh. 115:4-8 ng awit. Pakinggan niyo. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto.
yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Tamo, oo. Pag gumawa ka niyan, magiging gaya ka ng ginawa mo. May tenga ka, di ka makakarinig ng totoo. May mata ka, di ka makakakita ng tama. No? Meron kang bibig, hindi ka magsasalita ng totoo. Puro kasinungalingan ang gagawin mo. Yan ang ituturo sa'yo ng Diyos-Diyosan. Na may paa, may paa. Kung ano-ano yung sinabi na yun, ano? Eh, yun ang maituturo sa'yo ng Diyos-Diyosan. Basahin natin ang 2:18 ng Habakuk. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan, na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon, ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyusan. Amo pipi yan eh. Meron ka ba narinig nagsalita na yung mga Diyos-Diyusan na yan? Pipi yan, may bibig din nagsasalita. May mata din nakakakita. May kamay din nakakatangan. May paa hindi nakakalakad. Eh kaya para yan eh, mahanginan man lang at huwag inaamag. Anong gagawin mo? Papasanin mo. Tapos kukumbida ka ng musiko. No, magbabayad ka ng mga artista. Minsan sa isang taon, papasanin yan, ilalabas. Kasi kailangang pasanin sapagkat hindi makalakad, sabi ni Jeremias. O, kita nyo, 5. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Pabamaliwanag yan, mga kababayang Katoliko. Diyos-Diyosan talaga yung inyong pasan-pasan na yan. Ang katunayang hindi tunay na Diyos yan, pag na-disgrasya, hindi nga maisalba yung sarili niya. Pakipanoorin niyo ito. Nakita nyo? Yung mga nasa internet, nakita nyo ba yan? Nasa internet yan eh. Eh, bilo mo, pasan-pasan, pinagpasan nyo pa naman, matanda na. Eh, siyempre, kumakabyus na yung kamay ni Lolo, baksak yung kanilang Diyos-Diyosan, tanggal ang ulo. Ito naman, nanakit pa ng ulo ng may ulo. Yan nyo na, oh. Yung kawawang pari, tinamaan sa ulo ng ulo niya. Ayun, nasaktan pa yung pare. Ayun, tinan ninyo. Yan ang Diyos-Diyosan. Yan ba ngayon ang Diyos na sasabihin nyo? Na igagalang nyo, pamanalangin kayo dyan. Tapos sasabihin nyo, papatungkol nyo sa Diyos. Sinabi na nga ng salita ng Diyos eh. Walang pagka-Diyos doon. Hindi natin marapat isiping ang pagka-Diyos. Katulad ng ginto, pilak, bato, na inukit ng kabiyasnan at katalinuhan ng tao. Walang pagka-Diyos dyan. Walang espiritu ng kahit anong kabutihan dyan. Tagapagturo pa yan ng kasinungalingan para imbis na ang paglingkuran mo't sambahin, yung lumalang ang pinaglilingkuran mo nilalang. No? Ang dapat nating maintindihan. Kaya maliwanag, kapatid na amin, hinding-hindi ka nagkakasala pag hindi ka sisimba sa Katoliko. Kasi ang tiyak na tiyak, pag nananatili ka sa Katoliko,
pagkagising mo pa lang, pinapagawa ka na ng kasalanan. Dapat daw pagkagising, sabi ng katisismo, lumuhod ka na sa isang larawan. Ah, pagkagising mo pa lang, kasalanan na agad ang ituturo sa iyo, pagluhod sa binagbabawan ng Diyos na luhuran. Sana naunawaan mo, kapatid na ami. Maraming maraming salamat po, Brother Eli. Huwag ka lang magagalit, ha? Gusto ko lang kasi diretso. Kasi marami nanonood sa internet, eh. Meron 20,000 tayong na nanonood sa... Hindi ko alam kung puro kaaway o puro ano itong mga ito. 16,405 ang nakatutok sa atin ngayon sa internet. Sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, at sa iba-ibang ano natin sa internet. A total of 16,405 computers. Hindi po tao yon, computer yon. Maaring sa isang computer, eh meron 2 tao, 3 tao. Pero nakatutok sila, hindi umaalis. Pero meron diyang mga tumututok para mamuntos. Eh di mamuntos kayo. Tingnan ko naman kung ano ay pupuntos nyo. Eh si Soriano Eka eh, sabi gago. Eh di Eka nagmumura. Ha? Nagmumura ba pag gago? Hindi mo ba alam ang kahulugan ng gago? Biro mo tumanda ka na sa Pilipinas, di mo pa alam ang kahulugan ng gago. Mura ba yun? Panoorin natin ang ating ang nasa eskwela. Tinuturo sa eskwela ito eh. Kung ano ang kahulugan ng gago. Pakinggan nyo. Sikapan, karunungan ay kailangan lang, dunong ay gamot sa kamangmangan. Ewan ang sagot kapag hindi alam, gagat gago ay yung mga hangal. Amo, nasa abakada pa yan. Iga, gagot gaga ay yung mga hangal. Mura ba yun? Basahin natin sa diksyonaryong Pilipinong ginawa sa UP. Mura ba yan, yung gago? Basa. Lang lang kayo sa pagsusuri. Ano? You do not know normalcy. No? Ito ang nagmumura raw ako pag sinabi kong gago. Ano kahulugan ng gago ayon sa UP diksyonaryong Pilipino? Kapatid na Daniel. Gaga. Babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Kita mo, de, gago ka nga. Bakit mo sasabihin malakas akong magmura, Ray Liwagon? Hindi ako nagmumura. Pag sinabi kong gago o gaga, ang ibig sabihin nun, di nakakaunawa. Walang talino. Hindi nag-iisip. Ang tawag nga ni Pablo sa kanila, loko eh. Buti nga ako, gago lang eh. Mas magrabe yung loko. Basa sa isang talata, 1:22 ng Roma. Sila'y mga lokong nagmamarunong. Ayan, kaya ikaw, masasabi ko sa'yo, Ray, ano? Huwag kang maging lokong nagmamarunong. No? Ba't daw ang lakas kong magmura? Para kang iglesia ni Manalo. Siguro iglesia ni Manalo ito, no? Ang iglesia ni Manalo, masama raw yung gago, nagmumura raw. Kaya kunyari, hindi nila sinasabi yung gago. Ini-spelling pa ka, G-A-G-O. Kaya ba, ka-plastic ka ng mga manalista. Mga ministro ni Manalo, mga plastic. Pakinggan nyo, ha? Kaya puntahan natin yung pangangatwirang punong-punong palamura. Mm. Kapatid na pula, sabi niya, aba, hindi anya nagmumura, hindi ako nagmumura. Mm-mm. Kung gumagamit man ako ng salitang GAGO, kung gumagamit man ako ng salitang GAGO, medyo nagmura ang time. At kami nga ho ang pinatutungkulan niya yung termino na kanyang ginamit, yung TANGA ba yun? TAN
MCGI. Mm. Mo, hindi niya masabi yung kasi nagmumura raw GAGO. Ayaw nilang gamitin dahil ako raw palamura. Hindi raw sila gumagaya sa ganun, ha? Nagsasalita ng mura. Para sa kanila, gago. Yun daw gago, mura daw yun. No? Para sa inyo. Para pasamain nyo ako. Tapos yung tanga rin, T-A-N-G-A ba yun? Ayaw pa sabihin eh. Ini-spelling pa. Kala mo kayo ba banal nito mga mokong na ito? Eh, ang totoo, yung puno nyo nagmumura. Pagka mura yan, mas matinding magmura si Manalo. Pakinggan nyo si Manalo. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusang ito. Ito pala naninira sa iglesia. Napakagagong pangangasiwa na gumagas. Ito palang mga tinutustusang ito, siya pa ang naninira sa iglesia. Napakagago ay kang pangangasiwa. Eh siya nga, superlative degree pa eh. Napakagago. O ano, Rayleigh Wagon. Then nagmumura yung puno mo, mas grabe pa, superlative degree pa eh. Napakagago. Pag sinabi mong ang gago, mura, yung puno mo ang unang-unang nagmumura. Yung tanga, pag sinabi nyo na mura, eh tanga ka nga talaga. Pag sinabi mong mura yung tanga, pakinggan mo si Pablo. Sa Galacia 3:3. Tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa espiritu at ngayon magtatapos kayo sa laman? Kita mo, yung tanga ba mura? Tangang-tanga ba kayo? Sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, nasa Biblia, meron talagang tanga, engot. Pagkasabihin mo, nagmumura ako, tanga talaga, pagka, ano ba ang kahulugan ng tanga? Balik sa diksyonaryong Pilipino. Ang humatol sa atin yung diksyonaryo, hindi kayo. Mga plastic. Basa. Tanga. Tao na kulang sa kakayahang humatol at magpasya. Kita mo, yung kakayahang humatol at magpasya, tanga yun. Pagkakulang ka. Ang isang kahulugan nun, bobo. Mura ba yun? Hindi mura yon, kalagayan ng tao yon. It's an adjective na pag sinabi, napakatanga mo naman. O kaya, pag sinabing tanga, it's a noun. Ano? Ginagamit na noun. Pero pag sinabi, itong si Jose, napakatanga nito. It's an adjective modifying the person of Jose. Huwag nyo sabihin mura yan. Ang ginagamit ko, lalo na sa ere, eh, pinag-aralan ko muna. Para sabihin nyo, nagmumura ako. Ah, ikaw, isang iglesia ni Manalo, si Rayleigh Wagon. Buti naman, nakikinig ka sa akin. Salamat sa Diyos. Patawarin ka nawa. Lakas ko raw magmura. Hindi mura yon. Sinasabi ko lang yung hindi tinuro sa'yo ng pastor mo na nagpapakunwari na sila hindi nagsasalita ng gago at ng tanga. Pero nung magalit, pakinggan nyo kung paanong magalit itong mga ministro ni Manalo. Eh, pero ang ibig mo bang sabihin niya, kapatid na Ramil, ay tinatanggap mo talagang mayroong sugo, nagpapakilalang sugo, pero gago. Ah, hindi lang ho, sugong gago, sugong tarantado pa. Meron talaga yan. At patutunayan namin na ang numero unong sugong gago at tarantado pa, ikaw mismo yan, Mr. Soriano. Alam mo yan. Tawo? Di nagmumura rin yung pastor mo. Patutunayan daw nila ako ang sugong gago at tarantado. Hindi mo kayang patunayan yan. Hinamon ko na nga yung leader mo, hindi lumaban ng diskusyon eh. Nilagay ko pa sa Manila Times eh. In-announce ko pa sa TV eh. Para ka ako, wala na tayong pagtatalo kung si Kristo ay tao o Diyos o si Manalo ay anghel o tao. Hinahamon kita Manalo sa isang debate. Alam niyo sagot? Basa. Pakinggan niyo kung ano ang sagot nila. Kaya nga, sabi ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang sinasabi sa'yo, Mr. Soriano. Sandali ha. May hamon si Soriano, ang gusto niyang makalaban ang kapatid ni Eranio Manalo. Mm. Anong sagot ng kapatid ni Eranio? Ang sabi sa'yo, ganito, Soriano, patunayan mo muna, makipagdebate ka muna sa Papa ng Iglesia Katolika at maglalatin ka nga, sabi sa'yo, at saka tatanggapin yung hamon mo sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. Pag hinarap ka ng Papa sa Roma, haharapin ka na rin ng Kristo.
Tama, anong sagot yan? Yan ang sagot ng gago. Gago talaga yan. Kayo, yung puno mo, hinahamon ko, ireto mo ako sa Papa sa Roma. Eh, nung panahon na yon, naghihingalo na yung Papa. Pero mo, wala pa, wala kayong, ano, sa kapwa-tao, wala kayong mercy. Naghihingalo na si Papa Juan Paulo II nun eh. Tapos sa sasagot-sagot niya, lalaban muna raw ako sa Papa sa Roma at maglalatin ka na ika, saka tatanggapin ang hamon mo. Anong sagot yun? Di ba sagot ng gago yun? O hindi lang gago? Sagot ng gago, tarantado pa. Yun. Tingnan natin kung sasabihin niyo, nagmumura ako ha, eh kayo pala gumagamit din kayo niya, mga plastic. Magtigil kayo, nabulgar na kayo. Mga miyembro nyo, nagrebelde na sa inyo. Mga ministro pa ang nagrebelde. No? Binulgar na lahat ng katarantaduhan ninyo sa loob. Yan ang ganti ng Diyos sa inyo, sa paninira nyo sa akin. Hmm. Iwan na nga natin yan, kapatid na Daniel. Punta na tayo sa isa pang magtatanong. Opo, kapatid na Eli. At sa Tokyo, Japan po tayo, si kapatid na June Gundayo ay naroon kasama natin mga panauhin. Japan, please, go ahead. Opo, salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Kapatid na Eli, narito po si kapatid na Lorna Purukawa, ang isa po sa ating bisitang magtatanong. Siya po ay isang Jehovah Witness. Magandang gabi po, Brother Daniel, Brother Eli. Nagpapasalamat po ako at isa po ako sa napili na magtatanong ngayong gabi. Ang aking pong tanong ay ang dating daan ay nilakaran daw po ng masasamang tao. Salamat po. Sabi yun ang kaaway ng tao ng Diyos. Ang may sabi nun na ang dating daan, nilakaran ng masamang tao, yung kaaway ng tao ng Diyos. Yun ang may sabi. Alam mo, hindi lahat ng nakasulat sa Biblia, kukunin mo at ia-apply mo na para bang salita ng Diyos. Salita yun ni Elipas, no? Kaibigan ni Job yun, si Elipas na Temanita. Siya ang nagsasalita sa Kapitulo 22 ng Job. Basahin natin ang 22:1 ng Job, kapatid na Daniel. Nang magkagayoy, sumagot si Elipas na Temanita at nagsabi, mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Tunay na siyang pantas ay nakikinabang sa kanyang sarili. Ayan, ang sagot, ang sabi ni Elipas kay Job, mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Para lumalabas kay Elipas, ang Diyos walang pakinabang sa tao. No? Tapos, kung pagpapatuloy niya, pagdating sa versikulo 15, sabi niya, iyubang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Salita ni Elipas yan, di salita ng Diyos yan. Sabi ni Elipas kay Job, pagpapatuluyan mo ba ang dating daan na nilakaran ng mga masasamang tao? Ibig sabihin, para kay Elipas, si Job nasa dating daan. No? Kaya sabi niya, magpapatuloy ka ba dyan sa dating daan na nilakaran ng masasamang tao? Yun ang sabi ni Elipas kay Job. Ibig sabihin, by logic, si Job nasa dating daan na ang akala ni Elipas, masasamang tao ang lumalakad sa dating daan. Akala ni Elipas yun. Pero pagkatapos ng maraming diskusyon, pagkatapos ng maraming palitan ng kuro-kuro ng tao, nagsalita ang Diyos ngayon. Alam mo kung anong salita ng Diyos? 42:7 ng Job, kapatid na Lorna. At nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Temanita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Ayan, sabi ng Panginoon kay Elipas,
ang aking puot nag-alab laban sa iyo. Galit ako sa iyo, ibig sabihin ng Diyos kay Elipas. At laban sa iyong dalawang kaibigan. Bakit? Sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid. Aba, ang pinagsasabi pala nitong si Elipas, eh puro katarantaduhan. Siya may sabi nun eh, na ang dating daan nila karan ng masasamang tao, si Elipas, hindi salita ng Diyos yun. Bandang huli, sabi ng Diyos, wala kayong sinabing mabuti. Puro kagaguhan ang pinagsabi nyo. Ha? Hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ang bagay na matuwid, sabi ng Diyos kay Elipas. Kaya yung salita na yung kapatid, salita ni Elipas yun, hindi salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, eto, babasahin ko sa iyo ha, hindi ito sinasabi sa iyo nung naninira sa amin. Basahin natin ang salita ng Diyos. 6:16 ni Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sino may sabi niya ang kapatid na Daniel? Ang Panginoon po, kapatid na Eli. Diretso-diretso, Panginoon ang may sabi. Ulitin mo, kapatid na Daniel. Ganito ang sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ayan, maliwanag oh. Ang sabi ng Diyos, magsitayo kayo sa mga daan, magsitingin kayo, ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung asan yung mabuting daan. Nandun pala sa dating daan ang mabuting landas. Ang mabuting daan nandun sa mga dating landas. No? Kaya yung dating daan, mabuti yon kapatid, para sa Diyos. Eh para dun sa kay Elipas na nagsasalita ng kaaway ng lalabas, kaaway ng Diyos yun eh. Nagsasalita siya ng laban sa kalooban ng Diyos eh. Sinasabi niya kay Job na si Job daw nasa dating daan, magpapatuloy ka pa ba dyan? Sa dating daang nilakaran ng masasamang tao, salita yun ni Elipas, hindi salita ng Diyos yun. Yun ay paratang ni Elipas, kaya si Job nagkasakit, kaya si Job nagkaroon ng maraming problema, namatay yung kanyang mga baka, etc., etc., eh dahil nasa dating daan siya na nilakaran ng masamang tao. Eh maniniwala ka ba riyan, kapatid? Diyan sa lugar mo sa Japan, sa Tokyo, no? Kapatid na Lorna, lumingon-lingon ka dyan. Tignan mo yung mga kapatid dyan, masasamang tao ba yan? Meron ka bang masasabing ginawang masama niyang mga tao na yan? Napakabubuting tao niyan eh. Ang mga kaanib sa ang dating daan, hindi masasamang tao. Hindi kami pumapatay kagaya ng iglesia ni Manalo. Wala kaming record na pinatay kahit isang tao. Ang iglesia ni Manalo may record ng mga pagpatay hanggang Supreme Court ipinagtatanggol pa nung kanilang abogado. No? Yung 5 estudyante ng PUP, pinatay ng mga diakono ng iglesia ni Manalo dahil nakaaway nila sa basketball. Pagkatapos na ipasok dun sa kanilang compound sa may kapilya nila, binugbog, itinali ng alambre, sinunog, ano, pinaso, pagkatapos itinapon sa ilog Pasig. Nung matagpo ang kinabukasan, lulutang-lutang, 5 katolikong estudyante ng PUP, pinatay ng mga ministro, ng mga diakono ng iglesia at miyembro ng iglesia ni Manalo. Ipinagtanggol pa yan ni Cuevas hanggang sa Supreme Court. Pero napatunayan, sila talaga pumatay. May record niyan. Supreme Court's Report Annotated, Volume 339, August 28, 2000. Ang titulo ng kaso, People versus Abela o Abelia. Maitatago nyo pa ba yan? Nakarating sa Supreme Court yung pagpatay nyo. Tapos magmamarunong, magmamalinis. Dinudungisan ikaw ni Soriano ang magandang pangalan ng iglesia. Ano magandang pangalan nyo? Iglesia ni Kristo, magandang pangalan. Tao nga yung Kristo mo, paano naging magandang pangalan yung iglesia ni Kristo mo? Sige,
At atakihin niyo ako dito sa internet. Ito pa sabi nung isa, oh. Marami na naman daw akong mapapaniwala. Ayun. Sabi nung Franco Luis Asoche Valdemor, isa pa sigurong iglesia ni Manalo ito, eh. Marami na namang napapaikot at napapaniwala sa mga gawang-gawang kwento ni Soria. Gago ka pala, eh. Isa ka pang gago, eh. Hindi gawa-gawa ito. Pakinggan mo ang sabi ng isang abogado, profesor ng batas. Hindi gawa-gawa ang sinasabi ko. Yung abogadong sa papakilala ko sa inyo, eh, nagtuturo ng batas, no? Member ng Judicial Bar Council ng Pilipinas. Gawa-gawa ba sinasabi ko? Basahin, pakinggan natin siya. Halos dalawang dekada ng tagapagturo ng batas si Attorney Jose Mejia. Isa siyang law professor sa De La Salle University sa Maynila simula pa noong taong 2000. Mahigit 7 taon din siyang nagsilbi bilang miyembro ng Judicial and Bar Council o JBC. Ang JBC ang sumasala at kumikilatis sa lahat ng mga nag-a-apply sa hudikatura, magmula sa punong maestrado ng Korte Suprema hanggang sa mga huwes sa lahat ng trial courts sa bansa. Pero bagamat siya'y tagapagturo ng batas, itinuturing niya ang kanyang sarili na estudyante ng buhay at relihiyon. Sa paghahanap niya ng mga salita ng karunungan, isa si Brother Eli sa kanyang pinakikinggan. Isa sa talagang paborito kong pinapanood ay si Ka Eli, no? Bakit? Kasi napaka-sensible ng mga sinasabi niya. Yung kanyang mga message ay very timely, universal, no? Talagang sa akin, may napupulot ako. Sa kanyang pakikinig sa iba't ibang tagapangaral ng relihiyon, ay masasabi niyang bukod tangi ang pangangaral ni Brother Eli. Yung estilo ng ano niya, very ano eh, very credible eh. Ang dating sa akin, hindi yung parang run of the mill, hindi yung people, some people just simply mouthing phrases from the Bible, no. Sa kanya makikita mo na talagang ano, aral, no, at may mga batayan yung mga sinasabi niya, at sabi mo universal. Ako hindi ako kasapi ng dating daan, ano, pero pinapakinggan ko siya kasi nga naiaangkop ko ito sa aking pang-araw-araw ng buhay. Isa sa hindi niya makakalimutan ay ang sagot ni Brother Eli sa isang tanong hinggil sa kaligtasan. Ang bigat mo nung tinanggap mo si Kristo bilang isang personal mong tagapagligtas. Ikaw ba? Tinanggap ka ba niya? Anong, yun lang, wala siya ibang sinabi. Ang ibig sabihin lang nun sa akin, kung tinatanggap mo si Kristo, kailangan naaangkop din yung iyong kilos, naaangkop din yung pakikitubo mo sa ibang tao, dun sa kagustuhan mo ni Kristo. Kung hindi mo siya isa nasa buhay, anong kwenta nung tinanggap mo siya bilang personal na tagapagligtas? Isa rin sa hinahangaan niya kay Brother Eli ay kung paano nito nailalapat ang mga salita ng Diyos sa bawat naghahanap ng katwiran, anuman ang estado o kalagayan nito sa lipunan. Siya kasi, lahat ng aspeto ng buhay nasa Biblia. So yun yung premise. Walang bagay, walang issue, walang nawala sa Biblia. Ang dating niya sa akin is that naiaangkop niya sa kung ano man ang discipline mo, kung ano man ang iyong karanasan, naiaangkop niya dun sa mga salita ng Diyos na pinapaliwanag niya. Napansin din niya na hindi lamang limitado sa Biblia ang aral ni Brother Eli, kundi eksakto rin sa kasaysayan, lohika at siyensya. Sabi ko nga, ibang klase itong taong ito, kumbaga sa talagang erudite. I think that's the term. Erudite, aral, hindi nagpapanggap. Sasabihin niya yung kanyang saloobin, no? Lahat ng discipline, meron siyang alam, no? Tapos pag kumakanta pa siya ng pasyon, no? Tsaka, yun nga, he does not mince words to express yung kanyang mga saloobin. Maya payaldo, kaya kayungan, at sana parati kayong makiramdam King Amano
ning kakatamo apong gino na para lana kang Ka-Eli Soriano. Congratulations, Ka-Eli. Salamat, Attorney Mejia. Pagpalain ka ng Panginoon. Yan ang sabi ng isang profesor ng mga abogado. At hindi lang yan. Meron pang mga Supreme Court Justice na nakikinig sa atin. With due respect, ayokong sabihin ang pangalan nila. Pero baka pagkamalian pa silang bias eh. Pero merong abogado o merong justice ng Supreme Court, Chief Justice, ano, sabi niya, totoo naman ay kalahat ng sinasabi ni Ka-Eli, sabi niya. Tapos binati pa ako eh. Ipinabati pa ako. Tapos as against a Chief Justice of the Supreme Court at against the word of a lawyer of law, a teacher of law. Ha? Ito ngayon ang sabi nung isang iglesia ni Manalo na marami raw akong pinaiikot-ikot mapaniwala sa kwento-kwento. Sino nagsabi sa'yo yung kwento yan? Facts yan, ano? Franco Luis Asoche Baldemor, maghunos dili ka, patawarin ka nawa ng Diyos. Mag-isip ka ng mabuti, prangkahin mo yung sarili mo. Hindi kwento-kwento sinasabi ko, nasa Biblia. May ebidensya, may logic. Hindi kagaya ng mga pastor mo. Kung ano man ang reliyon mo, kung iglesia ka man ni Manalo o ano, hindi totoo yan. At alam mo ba, para patunayan ko sa'yo, hindi kwento-kwento, nung third annual open awards ng Mashable 2009, ang aking blog site pinagkalooban ng most educational to follow. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Ito po sa third annual Open Web Awards sa Mashable 2009, Brother Eli Soriano's blog, Eli Soriano or esoriano.wordpress.com, most educational to follow. Ayan, sa maraming, kung 70 million, 80 million yata ang kasali, 80 million na mga websites at saka mga kung ano-anong account. Ang aking blog site ang napili the most educational to follow. Yan ba ngayon ang kwento-kwento? Paikot-ikot. Ah, kapatid na Franco, patawarin ka nawa ng Diyos. Be true to yourself. Makinig ka lang maayos. At pagka iniayos mo yung isip mo, hindi ka kakampi kahit kangino, sasabihin ng puso mo, tama ang sinasabi ko. Kasi may batayan sa Biblia. Huh? At itong programang ito, hindi ito programa ng kwento-kwento. Hindi. Eh, kaya nga open ito eh. Kahit sino pwedeng tumawag eh. Pwedeng magtanong eh. No? Lagyan nga natin ng portion na pwedeng magtanong itong si itong tumututol na ito. Ngayon, no, baka gusto mo, ikaw ang sumunod na magtanong. Sabihin mo lang, ilagay mo sa chatbot, gusto mo magtanong. No? Open ko sa'yo. Kasi may mga nakatakdang magtatanong sa iba-ibang lugar. Di nga natin masasagot lahat eh. Pero itong programang ito, hindi ito ano, hindi ito lukuhan. At tinan mo ha, pakibasa mo nga yan kapatid na Daniel. Ito po, the Gawad America Awards. Fourth Annual Gawad America Awards 2006, ang dating daan, the most informative religious program. On the 10th Annual Gawad America Awards 2011, ang dating daan, best religious program. Ayan. Sabihin mo ngayon, kwento-kwento pinag-uusapan namin dito, paikot-ikot, matindi ka namang humatol. Masama yan, Franco Luis. Mag-isip-isip ka rin. Patawarin ka nawa ng Diyos at pagpalaing ka pati ang iyong pamilya. Okay. Sige, kapatid na Daniel. Okay po. At sa Calapan City po tamayang tayo pumunta ngayon si kapatid na Hani Al-Shamari kasama na ating mga panauhin. Tuloy po kayo dyan sa Calapan City, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ang magtatanong po rito mula sa Calapan City ay si Ginoong Francis Panday.
31 years old, isa pong evangelical. Narito po siya. Magandang gabi po, kapatid na Eli. Isa po akong Mangyan minority na dito po sa Mindoro. Ito po ang aking itinatanong. Napatunayan ko po sa aking sarili na ito pong dating daan ay naiba po sa mga iglesia ni Kristo. Subalit, ang alam ko sa iglesia ni Kristo, sila po hindi nagdidiriwang tuwing araw ng Pasko, December 25. Dito po sa dating daan, ang nalaman din ko rin po na hindi rin po kayo nagdidiriwang tuwing araw ng Kapaskuhan. Subalit, para po sa akin, bilang isang mangyan, ito pong sinasabi kong Kapaskuhan, siya po ang naging daan para naging malapit ako sa Panginoon. Noong hindi ko pa po alam na may Pasko, alos wala pa po ako sa pananampalataya at hindi ko pa rin kilala ang ating Panginoong Diyos. Gusto ko lang pong malaman kung itong Kapaskuhan ay dapat po ba nating ipagdiwang? Yan lang po. Salamat po. Salamat sa iyo, kapatid na Francis. Ano? Unang-una, sabi mo, evangelical ka. Wala kasi sa ebanghelyo na magdidiwang ka ng Kapaskuhan. Wala yun. Hindi utos ni Kristo yun. Dapat ang ating sinusunod, yung utos ni Kristo. Pagka hindi utos ni Kristo, hindi tayo susunod. Ganon ang Kristiyano, yun ang nasa Ebanghelyo. Basahin natin ang 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Dapat ang matututunan natin, sabi ng mga apostol, huwag hihigit sa bagay na nangasusulat. Siguro Tagalog ka naman, diyan ka sa Calapan, Mindoro eh, no? Tagalog ka na, intindihan mo? Hihigit sa bagay na nasusulat. Dapat pag hindi nakasulat, huwag mong ilalagay sa kasama ng pananampalataya mo ang hindi nakasulat. Dapat nakasulat sa Biblia ang ating matututuhan. Eh wala naman sa Biblia 25 Disyembre pinanganak si Kristo. Ang nasa Biblia, pinanganak siya hindi Disyembre. No? Pinanganak siya walang yelo. Doon sa lugar na pinanganakan sa kanya, sa Bethlehem, pag Nobyembre pa lang, nagyeyelo na. At pag Disyembre, makapal na yelo doon sa Bethlehem. No? Eh, tinan mo, pag Disyembre, ang Bethlehem, covered na ng yelo. Eh, hindi naman pinanganak si Kristo na may yelo eh, kapatid. Nang ipanganak siya, mayroong mga tupa nandoon sa parang. Doon sa lugar kung saan siya pinanganak, meron mga tupa sa parang na binabantayan ng pastor sa gabi para manginain yung mga tupa sa parang. Pakinggan natin, ha? 2:8 ng Lucas. 2:7, kapatid na Daniel. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa
pa na lalabas pagka puro yelo. Eh de, mayayelo yung, baka ikaw ay maging ano ron, maprosen ka kung ikaw yung pastor. At sino naman ang tupa ang magtiyatiyaga magdamag na kakain ng yelo? Walang tupang kumakain ng yelo magdamag, kapatid. Kaya si Kristo nang ipanganak, walang yelo, merong nasa parang na mga pastor. Yun nga yung ginagamit nila sa kante, no? Ang sabi doon sa kanta nila, the first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay in keeping their sheep. O tama ron, hanggang doon sa lugar na yun, tama. In fields they lay keeping their sheep. Pero yung ikatlo, yung susunod na sentence, mali na. Kasi invento na eh. On a cold winter's night that was so deep, Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Kita mo? Eh, mali yung isang parte na on a cold winter's night that was so deep. Hindi totoo yun. Hindi pwedeng mangyari na mayroong mga pastor pupunta sa parang eh puro yelo, papakainin ng yelo yung kanilang tupa sa gabi. Hindi nangyari na si Kristo ipinanganak ng December 25. Inaamin naman niya ng Iglesia Katolika na hindi talaga December 25 pinanganak si Kristo. Basahin natin ang kanilang libro ng mga Katoliko sa Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 607, kapatid na Daniel. Christmas, the feast of the Savior's birth, is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany, January 6, during the first 3 centuries of the Christian era. In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the Sun God and had been called birthday of the unconquered Sun by the end. Yan ang istorya, nasa librong Katoliko, na yan palang December 25, hindi dyan pinagdiriwang nung una ng mga Katoliko ang Pasko nila. Yung pinagdiriwang nila yan, January 6, yung Feast of the Epiphany. Pero nung 330 AD, sabi niyang kanilang libro, pinalitan ng Papa sa Roma ng December 25. At ginawa, itinapat sa birthday ng Diyos-Diyusa ng paganong Roma, yung si Saturno. Ano? Ang birthday daw niya, December 25, dun itinapat ang birthday ni Kristo. Yung pagdiriwang ng paganong Romano, itinapat pa ron, parang ininsulto pa si Kristo. Eh, pagdiriwang yun para sa Diyos-Diyusa ng Roma, pagan Rome. Tapos dun pa itatapat yung pag
talagang birthday ni Kristo eh. Birthday yan ng Diyusang pagano ng Roma. Ng paganong Roma. Kaya masasabi ko, kapatid, yan katha-katha lang yan December 25. At naipaglingkod ko na yan eh sa internet eh. Meron na tayong record niya na si Kristo hindi pinanganak ng Disyembre. Ang most possible date ng kanyang pagkapanganak ay last days of September or the first days of October sa kalendaryo natin. Early October or late September. Yun ang mga petsa na maaaring ayon sa Biblia ay ipinanganak si Kristo. Wala lang tayong panahon ngayon para talakayin yan, mabibitin lang eh. Pero natalakay ko na yan sa ibang pagkakataon. Pero baka sakali sa susunod, ilagay natin yan sa ating Bible study, no? Worldwide Bible study to prove to the world na pati ang iglesia ni Manalo, nagsasabi sila raw ang totoo, nakikipasko rin sa Katoliko. E tinan mo, walang prinsipyo itong mga iglesia ni Manalo eh. Sabi nila, ang Katoliko raw sa demonyo, sabi sa pasugo nila. Eh, yung ginagawa ng mga sa demonyo, ginagaya nila. Basahin muna natin yung pasugo o pasubo ng iglesia ni Manalo na nagsasabing dapat daw itakwil ang Katoliko, ang Protestante, kasi mga sa demonyo raw yung mga yan. Basahin natin yan, kapatid na Daniel. Isang pasugo ng 1961, page 39. Ito nakasulat. Sabi po nila dito, kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at ang mga pastor Protestante, sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang Iglesia Protestante, sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Ayan, sa demonyo raw ang mga Katoliko at mga Protestante. Sabi nila sa kanilang pasugo, hindi ito paikot-ikot ha. Ha? Ano ba pangalan ng paikot-ikot na yon? Ha? Hindi ito imbento, hindi ito kwento-kwento. May dokumento ito, ganyan ang dating daan. May dokumento pag nagsalita. Ano ang sabi sa inyong dokumento? Hindi akin to, pasugo nyo ito. Ang sabi ng pasugo nyo, ang mga iglesia Protestante at mga Katoliko sa demonyo, sabi ni Manalo, itakwil daw. Pero nangongopya kayo sa Katoliko, nakikipasko rin kayo. O, pakita natin ang prueba, nakikipasko sila. Nakaretrato pa si Manalo rito kasama ni Ramos eh. Meron pang Merry Christmas and Happy New Year. Pasugo, January 1968. Pakibasa mo nga yan, kapatid na Luz, maliliit eh. Opo, ito po, pasugo, January 1968. Ayan, may Santa Claus pa. Larawang ang kuha noong December 26, 1967. Nang ipagdiwang ay 25th anibersaryo ng kasal ni na kapatid na Chopilo C. Ramos at Paz A. Ramos kasama si nakapatid na R.D., Senador Osmeña Jr., Senador Salonga, Ginang Osmeña, kapatid na Teni, Ginang Baby Magsaysay, at nakatayo sa likod ang kapatid ni kapatid na Ramos, mga anak at manugang. Kita nyo, meron pa silang, merong happy pa New Year sila eh, no? O, katunayan, sa pasugo pa rin, na nagdiriwang sila ng Pasko, basahin natin ang pasugo noong 1939, si Slus, page 16. Eto po, nalalapit na ang Pasko. Mamili hanggang maaga. Marami ngayon na bagong damit na paninda, sina kapatid na Pilar Fernandez, Rosalina Yadan, Esther Yadan, Modista Painting. Kita nyo? Talagang kasama sila pa sa Pasko. Kasama pa nga silang naniniwala na meron tatlong haring gago. Eh, tatlong haring mago eh. O, basahin natin ang pasugo pa uli.
Ito po naman, pasugurin nila ito noong Marso 1939 sa pahina 17. Ito naman po ang nakalagay. Ayan, mayroong tatlong lalaking nakalarawan. Sa ilalim ng bandila ng isang pananampalataya, hindi sila ang tatlong haring mago na nanggaling sa iba't ibang dako at sumunod sa liwanag ng isang bituin na nagbalita sa pagsilang ng tagapagligtas sa lupa. Ngunit katulad ng tatlong hari, ang tatlong lalaki sa itaas ay sumunod sa liwanag ng mga aral ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Naniniwala sila mayroong tatlong haring mago eh. Wala naman sa Biblia ang tatlong haring mago. Wala yon. Three kings. Meron man namang hari. Maglalakbay, tatlo sila, puro hari. Walang ayudante. Napakawalang yung hari manong pinag-aharian. Hindi sinamahan yung hari nila. Maglalakbay ng pagkalayo-layo. Hindi totoong hari yung mga yon. Hindi walang nakasulat sa Biblia, tatlong hari yun na mago. Ha? Yan ang pagpaikot-ikot. Yung iglesia ni Manalo pala, kasamang nagpapaikot eh. Franco Luis. Ha? Yan ang pagpapaikot. Wala kasing ebidensya yan eh. Na sa Biblia may tatlong haring mago. Wala nun. Walang hari na naglalakbay na hindi sinasamahan ng kanyang mga ayudante. Ang isang hari, pinoprotektahan yan. Ang isang hari, napakarami niyang mga mangangabayo, mga kabalir pag naglalakbayan. Biro mo yung tatlong hari, walang kasama sila, tatlo lang. Wala yan, di totoong istorya yan. Hindi tatlong haring mago yon. Yon ay tatlo. Yon ay mga pantas na lalaki. Wala nga nakalagay kung tatlo yun eh. Wala eh. Ang kanilang daladalang gift o regalo, tatlo. Insenso, ginto, at saka mira. Yun ang daladala, tatlo. Pero hindi nakadefine kung tatlo sila o kung dalawa lang. Ang nagdagdag lang nung tatlo, Katoliko, wala sa Biblia yung tatlo. Naniwala iglesia ni Manalo ron. Kaya siguro ang tanong ng kapatid na Francis, bakit ang mga iglesia ni Kristo raw nagdiriwang ng Pasko? Bakit daw tayo hindi tayo nagdiriwang ng Pasko? Nako kapatid, mas marami kaming pagdiriwang ng Pasko. Hindi lang kagaya ng isang beses lang. Pagdating kay Kristo, marami kaming ipinagdiriwang ukol sa Panginoong Heso Kristo. No? Hindi yung December 25 lang, hindi. At kasi hindi kami nakikipagdiwang doon kasi kasabay yun ng pagdiriwang ng pagan feast na birthday of the unconquered sun. Yung tinatawag nilang Saturnalia sa pagan Rome. Yun ang Sol Invictus na yan po ay piyesta ng mga Diyos-Diyosang Romano. Hindi kami nakikisabay dyan. Ngayon, kung gusto sumabay nung iba, bahala sila. Ganun lang. Pero ang amin, hindi imbento. Hindi kwento-kwento, hindi paikot-ikot. Nasa Biblia, nasa ebidensya. Hindi ko natanong kanina yung kapatid na saksi ni Jehovah sa Japan kung naunawaan niya yung sagot ko tungkol sa ang dating daan nilakara ng masamang tao. Salita yun hindi ng Diyos. Salita yun ng isang taong nagsalita ng laban sa Diyos. No? Ngayon, kapatid na Francis, naintindihan mo ba't hindi kami nagdiriwang ng Pasko ng Katoliko? Opo. Salamat po, Brother Ere. Salamat din. Samahan ka nawa ng Panginoon, kapatid. Sana makinig kang patuloy sa ating Bible Exposition. Sa Miyerkules ba ulit tayo, kapatid na Daniel? Opo, ang lolobin po ng Diyos, kapatid na Eli. Ang Miyerkules naman po natin ay opening ng Mass Indoctrination. At yan po ay alas 7 po ng gabi ang ating pong pagpapasimula Wednesday po, kapatid na Eli. Yan po ang ating nakaschedule. Opening po ng ating live
na mass indoctrination. Inaanyayahan kita, kapatid na Francis, yung indoctrination, yun ang pag-aaral ng doktrina ni Kristo. Lahat sana ng nakikinig, sana kayo po ay dumalo para maragdagan ang inyong kaalaman tungkol sa doktrina o aral ng Panginoong Hesukristo. Nanyayahan kita, kapatid na Francis, sama mo asawa mo, kung may anak ka, wala namang bayad at wala namang gastos. At samahan nawa kayo ng Panginoon. Kapatid, sa Japan, naintindihan kaya ni kapatid na yung sagot ko kanina, ni kapatid na Lorna, dyan sa Furukawa. Dyan, Furukawa ba talaga dyan? Walang kawali? Umutan ko kaninang itanong eh. Sige, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, sa Timor Leste naman po tayo. Sige, kapatid na Rex Blasa, kasama na ating mga panauhin. Timor, tuloy po kayo dyan. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po kay Brother Eli ay si kapatid na Matet Bayan, isang Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli, at magandang gabi po sa inyong lahat. We all know that there are so many religions worldwide and worship different gods. My question po is, among these gods, who do you think is the true God? Thank you po. Salamat din, kapatid na Matet. Alam mo, kapatid, wala namang ibang tunay na Diyos kundi yung Diyos na nasa Biblia. Ang Biblia kasi is a revelation that comes from God itself. Words written in the Bible by the prophets, by the evangelists, by the apostles, by the scribes that God sent. Yan ang mga yan, galing sa Diyos. Nakalagay naman sa kung verbatim, ano ba ang sinabi ng Diyos eh. Nakalagay din naman yung sinabi ng sinungaling. Nakalagay din naman sa Biblia yung sinabi ng kalaban ng Diyos. Nakalagay sa Biblia yung sinabi ni Satanas, no? Kaya we have to discern alin ba ang sinabi ng Diyos. At yung sinabi ng Diyos, yon ang nagsasabi tungkol sa kanyang sarili. Na? And that is the most reliable information we can have regarding the quality, the person, the being, attributes of the true God. There are so many invented gods in our dispensation. The Catholic Church invented a God whom they say is omnipresent. By omnipresent, they want to say that God is everywhere, which the Bible do not support. I stand that God is not everywhere. Although He can go, He can reach anywhere in the universe, He is not everywhere. Yan eh, invento lang ng Katoliko that God is everywhere. The real God of the Bible is, pray unto this manner, Our Father, which art in heaven, hallowed be, in earth as it is in heaven. The true God is in heaven, not in everywhere. No? Simultaneously, everywhere nandun siya. Everywhere andun siya.
It's a lie invented by the Catholic Church and some other churches also. The Bible does not conform to that information that God is everywhere. Although He can be present anywhere, but He is not everywhere. He is seated in the throne of majesty in heaven. That is what the Bible says. 8:1 of the book of Hebrews says, now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such a high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens. Our Lord Jesus Christ, our high priest in the Christian faith, is seated or set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens. Nakaupo siya sa kanan ng Diyos. Asan sila? E di nasa langit. Wala sa impyerno. No? Wala sa kabaret. Wala dun sa lugar na may gera. Kasi kung saan may gera, may confusion, ang nandun si Satanas, ang Diyos wala ron. God is not a God of confusion. When the Israelites transgress so much to the point that they have neglected their God, even the true God is within them, what happened to the Israelites? 15 of the book of 2 Chronicles, chapter 3, or verse 3. Now for a long season Israel hath been without the true God, and without a teaching priest, and without law. God deserted Israel, His chosen people, wherein He promised that He will be with them. But He deserted them because of their transgression. That's why the record in the Bible tells us, for a long season, Israel hath been without a true God, or the true God, and without a teaching priest, and without law. You must not say that God is everywhere. It is blasphemy against the dignity and honor of the Almighty God. He is not in a prostitution den. He is not in a cabaret. He is not present in a place where there are the congregation of the drug addicts. God can never be there, and He will not be with them unless He is forced to do so. But to say that God is everywhere is a wrong connotation, not supported by the words of God in the Bible. He is in heaven. And what does He do? Let us read in the book of Psalms chapter 53. Ano ba ginagawa ng Diyos na nasa langit? 53:2. Hindi siya kahit saan nandun. He is not omnipresent. No. Hindi kahit saan nandun siya. Nasa langit siya. Kaya nga ang panalangin eh, Ama namin, nasa langit ka. Wala namang sinuro si Kristo. Manalangin kayo ganito. Ama namin, kahit saan, nandun ka. Wala nun. Nasa langit siya. O ngayon, ang sabi dun sa awit, 53:2. Tinungha ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Yon. Ang sabi, tumitingin siya mula sa langit. Nasa langit kasi siya. At pag tumitingin siya, anong nangyayari? Nakikita niya lahat ng lugar. Bakit? 15:3 ng Kawikaan. Pakinggan niyo. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. The eyes of the Lord are in every place. It is the eyes of the Lord or His vision. He can see everywhere, beholding the evil and the good. But to say that He is everywhere is against the Bible, because He is seated
in the majesty of His throne in heaven, and Christ seated on the right side of that throne. Yung tunay na Diyos, kapatid, kulang ang tatlong oras para sabihin ko sa iyo, ang pagkakaiba ng tunay na Diyos kesa sa mga Diyos na inimbento ng mga tao. Medyo sila na inimbento na kagaya ng ano, ng imbento ng mga Hindus, ang imbento ng mga Buddhist, na Buddhism, Shintoism, Taoism. May mga kanya-kanya silang Diyos. Ang sabi ni Pablo sa 4:8 ng Galacia, pakinggan nyo. Gayunman ang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Tama, kapatid? Ang sabi sa English, kapatid na Daniel, howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. Are no gods. They are different gods invented by the thinking of men. They invented their God. At yan din ang Diyos ni Bo Sanchez. Nakakalungkot. May pinaniniwalaan ng mga Pilipino itong. Walang malay sa Biblia ito. Inimbento niya yung Diyos niya. Pakinggan nyo. Kalungkot. Mga Pilipino, wag na tayo. Naloko na tayo ng mga manlulokong mga pastor sa ibang bansa. Tapos magpapaloko rin tayo sa kapwa Pilipino. Hindi yan. Yung sinasabi na ang Diyos daw eh, kaya daw tayo masama. Yung ginawa daw natin ng ating Diyos, sabi niya. Kaya, yan. Basahin natin. Pakinggan nyo. Here's the truth. We become like the God that we worship. But not only that, the opposite is also true. The God that we worship, where does it come from? It comes from us. We also build the God that we worship. The Bible says in Genesis 1:26 that we're made in the image and likeness of God. Yes? God made us in His image. But the inverse is also true. We make God out of our image. The reason why God is cruel, because we are cruel. We project onto God. Di ka na nahiya dyan? Libo-libo yan nakikinig sa'yo, ginagago mo. Ininterpret mo yung 1:26 of Genesis, that God made us after His image. That's why, sabi niya, we are cruel, that's why God is cruel. Because we made the God, sabi niya, yung isang salita niya, na, we made the, yung sa party na yun, no? We also build the God that we worship. Tama? Anong kagaguhan yan? Sa munapulot sa Biblia yan? Na gumawa tayo ng Diyos natin, na kaya tayo, kung tayo ay malupit, kasi malupit din yung ating Diyos. Ang tindi nitong kawalanghaan nito. Mga kapatid, yung mga nasa internet, sabihin nyo kay Bo Sanchez, diskusyon kami. Baka siya maliwanagan sa Biblia. At baka yung mga miyembro niya mailigtas ko sa katarantaduhan niya na pinagpapangaral niya. Binuo ang Diyos niya, naging fetus daw. Yun daw, Diyos niya, naging fetus. Nandun daw sa tiyan ni Maria. Yun Diyos niya, lumabas sa sex organ ni Maria. Wala namang ibang lalabasan yun eh. Pakinggan nyo ito. Where God, the Word, you know, the Word made flesh. Jesus in heaven, seated on the throne, enjoying the glory of heaven, leaves all that to become a human being, to become a fetus in a 14-year-old girl, to just blows your mind, like God becoming a fetus, God becoming a baby that cries and pees, and God, the Almighty, the one who created the heavens and the earth, every single atom, every single molecule of this universe, becoming a little fetus. I mean, for crying out loud. Wala sa Biblia yan, daldal lang ng daldal, wala naman sinasabing talata eh. Imagine,
the creator of every atom, every material in the universe, became a fetus in the womb of Mary. And being delivered by Mary, passing through that canal, which is also the sexual organ of Mary. Ganong, anong klaseng blasphemy sa Diyos yan? Mali sa Biblia yan, mga kababayan. Napakakatarantaduhang aral niyan. Yung ipinanganak ni Maria, hindi yun si Kristo. Yun yung katawan tao ni Kristo. The body where He dwelt. But Jesus Christ, being the Spirit Son of God, never entered the womb of Mary. No? Why? Hebrews chapter 10, verse 5. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Ayan, sa Tagalog. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ano, hindi dito nag-umpisa si Kristo. Nanggaling siya sa langit, anak siya ng Ama. Yung anak ng Ama na yon, espiritu yon. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan, ibig sabihin, hindi siya taga rito. Pumasok lang siya rito sa world. When he entered into the world, when he cometh into the world, he said, a body hast thou prepared me. Isang katawan ang inihanda mo para sa akin. Yung katawan na yon, dun siya tumahan, yung espiritu. Hindi ibig sabihin, nandun pa lang sa satyan, andun na yung espiritu ng Diyos, na yung anak ng Diyos, nandun na, nasa tiyan ni Maria. Hindi. Yun yung katawang tao. The manifestation in the flesh. Yun ang nabuo sa sinapupunan ni Maria. Pero yung spiritong being, the spirit being which is called in the Bible the Son of God, dwelt in that body that was prepared by the Father. It was prepared in the womb. Then it was dedicated in the temple. It was circumcised. When everything is ready, then the person in his spirit, or the spirit person that will inhabit that body, which is prepared by God, saka doon dumuon ang anak ng Diyos, nanahan siya doon sa katawan na yon. Basahin natin ang Colossas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. English, it says, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Ayon, dun sa katawan, tumira yung divinity, the Godhead. In English, it is the Godhead or divinity. In Greek, it is theotes. Theotes means, in Greek, the being of God. Or the being of God or being God. In Him, in Jesus Christ, the flesh that was born of Mary, in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Dun sa katawan na yon, nanahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Yung espiritu na anak ng Diyos na ipinanganak niya bago pa nilikhaan sa libutan. Wala pang mundo. Ipinanganak na ng Ama yung kanyang anak. Kaya meron tinatawag na Son of God. He was born even before the creation of everything. Let us read 17:5 and 24 of the book of John, Brother Daniel. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory
which I had with thee before the world was. Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me, for thou lovedst me before the foundation of the world. Thou lovedst me before the foundation of the world. Let that glory be upon me, the glory which I had with thee before the foundation of the world, before the world was. That's why si Kristo, nandun sa eternity yun eh. Spirit being yun, pinanganak ng Ama. Nung pumasok sa sanlibutan, ipinaghanda ng Ama ng katawan. Sabi niya, isang katawan sa akin ay inihanda mo. Eh, pero para sabihin mo na yung Diyos mismo, yung creator of heavens and earth and the universe, naging fetus, napakatindi namang katarantaduhang aral niyan, bo. Nako, buti ang pangalan mo, bo lang eh. Pagka kasi nilagyan mo palang isa yan, naku po, masama mangyayari dyan. Eh, sabi ko nga nung araw, binibiro ko si Kuli Desme. Eh, may gusto yata si Atoy ko kay Kuli Desma nung araw eh. Pagkaka ko nagkatuluyan yan, ang magiging pangalan ni ko ay Kuko. Eh, si Atoy ko, ang apelido ko eh. Eh, si Kuli Desma ang pangalan ko. Eh, pag nagkatuluyan, magiging si Mrs. Kuko. Para lang yan. Yung pangalan mo, bo, eh sana isang bo na lang, huwag mong duktungan ng isa. Huwag kang mag-imbento ng kung ano-ano, masama yung ginagawa mo, wala kang batayan sa Biblia niyan. Hindi naging fetus ang Diyos. Ang Diyos hindi nagbabago. In Him, there is no paralogy. No? There is no variableness. He will remain the same as he was from eternity to eternity. Basahin natin ang 1:17 of James, kapatid na Daniel. Every good gift and every perfect gift of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Yung salitang i-translated sa English, variableness, yun po sa Greek ay paralogy, which means transmutation. Transmutation. God the Father do not transmutate. He is perfectly Himself from everlasting to everlasting. Sabi ni Moses 92 of the book of Psalms, kapatid na Daniel, before the mountains were brought forth, or even thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. From everlasting to everlasting, thou art God. He will not change. He has no paralogy. Implying that He is the God of Abraham, He is the God of Jacob, He is the God of Isaac, He is the God of Moses, and He is the same God from the time past and to the time present and to the future. I am that I am. Ako yaong ako nga. Hindi siya nagbabago. Sabi ni Santiago, wala siyang paralogy o pagbabago. Wala siyang anino ng pag-iiba't iba. Ito ngayon si Bo Sanchez. Ang Diyos ay ka, naging fetus. Pumasok kay Mary. Mali sa Biblia yan, mga kapatid. Wala akong galit kay Bo, no? Wala naman siyang kasalanan sa akin, eh.
pero may kasalanan siya sa lahat ng naniniwala sa kanya. No? Na paniwalain mong ang Diyos naging fetus, mali yan sa Biblia. Hindi siya nagbabago. He will not enter into the womb of Mary himself. No. No. Hindi siya nagbabago. Wala siyang paralogy, wala siyang anino ng pag-iiba't iba. Nakakalungkot lang, mayroong mga tao nag-invento ng kanilang Diyos, kagaya kapatid na Matit. Sabi ko nga sa hindi tayo, kailangan natin 3 oras dito sa topic na ito eh. Mas maganda gawin natin itong topic sa Bible study. Bakit? Eh kasi yung paniniwala na yan na ang Diyos daw eh nagbago, naging bata, naging baby, umiihi. Biro mo sinabi nito. Si Bo Sanchez umiihi raw. Namana niya yan sa Mormons. Tinan niyo ang sabi ng mga Mormons. Nalabag din sa Biblia. Sa isang lathala ng Mormon, yung kanilang Apostle Orson Hyde, kapatid na Daniel. Remember that God, our Heavenly Father, was perhaps once a child and mortal like we ourselves, and rose step by step in the scale of progress, in the school of advancement, has moved forward and overcome until he has arrived at the point where he now is. Aral ng Mormons yan, katarantado wala sa Biblia. Biro mo ang Diyos naging child, naging baby, umiihi. Eh, dito child eh. Kay, ano, fetus na eh. Kay, no? Fetus na eh. Eh, bago ka maging fetus, kailangan mo ang 23 chromosomes na galing sa babae, sa egg cell. 23 chromosomes galing sa lalaki, sa sperm cell, para ka maging fetus. No? Eh, naging fetus daw ang Diyos. Maling aral yan. Hindi totoo yan, mga kababayan. Mag-ingat kayo sa mga kumakalat na katarantaduhan paniniwala ngayon. Yan ang imbento ni Bo Sanchez. At yan ang invento rin ng Mormons na ang Diyos daw naging isang parang bata na lumaki na lumaki, naging nag-advance ng advance sa School of Advancement. Ano kaya yung School of Advancement na yun? UP College? University of the Philippines? Doon kaya nag-enroll yung Diyos ni Orson Hyde na the scale of progress in the School of Advancement? Maling-mali yan. Wala sa Biblia yan, mga kapatid. Kalaban yan ang Biblia. Bakit? Iisipin mo, ang Joseph nag-evolve, parang taong nagaling sa unggoy na paniwala ng mga atista, mula sa bakterya, naging maging yung Spirogyra, yung amoeba, lumaki na lumaki, naging isda, naging reptile, tapos naging apes. At doon daw tayo galing, sabi nitong mga tarantadong evolutionist. Ganyan din yung nang ginawa nila sa Diyos sa relihiyon ng Mormons. Nag-evolve mula sa isang baby, sa isang child, tapos naging Diyos. Yan po'y mali. At yung aral na yan, anti-Kristo yan. Wala pong makakapagturo ng tama tungkol sa Ama. Kapatid na Matit, ang tanong mo, napakaganda eh. Which of these gods, you said, is the real God? The only real God is the God that the Lord Jesus Christ is introducing to us. Let us read 11:27 of the book of Matthew, Brother Daniel. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son but the Father, neither knoweth any man the Father save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. Tagalog, it says, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. Sino man ay hindi nakakakilala sa Anak kundi ang Ama. Sino man hindi nakakakilala sa Ama kundi ang Anak at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak. Kaya hindi reliable yung mga Diyos na pinagtututuro ni Manalo, ng Iglesia Katolika, God is everywhere, God is like this and like that, God is so and so. Biblia lang ang makakapagturo sa atin, kapatid, si Kristo lang, kung sino yung tunay na Diyos.
Unluckily, wala tayong sapat na panahon. Actually, may overtime na tayong 44 minutes eh. Kapatid na Matet, sa Bible study, inaanyayahan kita sa, kailan ba yun? May Bible study ba tayo, kapatid na Daniel? Mass indoctrination pa po ang ating nakaschedule, kapatid na Andy, unless na ang Friday po natin ay ating pong i-schedule ng Bible study. Pero mag-start po kasi tayo ng ating mass indoctrination sessions ng Wednesday. So, inaanyayahan namin kayo, and we will announce it further kung kailan magkakaroon ulit tayo ng Bible study. Samantala, salamat po sa inyong lahat, mga kapatid.